Nabanggit ng mga kaibigan ko, hindi daw nila napansin si Amanda Del Mundo sa party. Napapaisip nga ako, imposibleng wala siya doon. Napaka-active ni Amanda sa lahat ng social gatherings ng kumpanya. Hindi niya papakawalan to, lalo na't para sa career advancement niya to. Ang sabi niya kasi sa amin, na nag-imbestiga kami sa kanila, andun daw siya. Inisa-isa ko din yung mga nakasulat na guest list dyan. Si Gab dumating, nakapirma. Maaga nga eh, nasa mga first page. Pero si Amanda wala talaga. Baka naman hindi nakapirma. Hindi. Lahat ng board members nandiyan. Kahit nga VIP, VVIP. Kahit nga si Tito Manny pumirma din eh. Well, here's a video of the emotional announcement. Here's the video. Ladies and gentlemen, it is with great sadness, friends and guests, it breaks my heart to inform you that our beloved President and CEO, Adam Wong, has just passed away. Ito lang kasi maintindihan. Bakit niya ipinakita sa akin yung video na nandoon siya? Ano, defensive? Sir, may nakausap na ako mga taga Dragon Empire. Ang sabi, nandun daw talaga sa party si Gab Del Mundo. Kasi kasama niya yung mga taga-marketing. Mula umpisa hanggang matapos yung party, nandun si Gab, hindi umalis. Uy, si Amanda. Si Amanda ang walang nakakita. Hindi totoo yung sinasabi niya na kasakasama niya si Manny Tanchanco. Wala talaga, hindi talaga umatin ng anniversary party si Amanda. May video eh. May hawak si Amanda na video nung speech ni Manny. Yung video na yan, pinadala lang niya sa isang EA ni Dana Wong. Ang pangalan nun, Dom. Kaya wala. Ni Anino ni Amanda Del Mundo. Wala sa party. Magandang umaga rin, ho. Dito po ba nakatira si Miss Jia Wong? Hello, ma? Oo, napanotaryo ko na. Dadaling ko to kay Ladina, kapalit ng titulo ng bahay natin. Tapos, pupunta rin ako ng presinto. Dadaan ako kay Mang Simon. Didiretso na rin ako sa opisina nila, David. May pinapagawa kasi sa akin si Patrick, eh. Ama, malulobat na ako. Sige na, ha? Okay, ho. Medyo gagabihin lang ho ako na uwi. Sige, ma, bye-bye. Hello? Ay, nalubat. Hello? Oh, Dom. Miss Amanda, kumusta ka na? Eto, I'm experiencing migraines, hindi ako makatulog. Oh, ano nang balita dyan sa Dragon Empire? Hindi natuloy ang bentahan sa mga Chuas. Naka-hold pa. So, may trabaho pa naman kami. Pero hindi yan ang tinawag ko. Yung mga investigador kasi, tinatanong kung nasa anniversary party ka daw. Ano sagot mo? Eh, wala. Wala ka naman talaga. Hindi ka namin nakita. Itinawag ko lang para aware ka na may ganoong mga pagtatanong sila. Siyempre, cooperate na lang tayo para mahanap ang killer, di ba? Of course, of course. Sabi ko naman, imposible maging suspect ka. Hello naman. Ngayon pa ba? Oo nga. Oh, sige ah. I gotta go. Gia,
Pasok ka. Ah, sige. Pwede bang makicharge muna ako? Oo naman. Hindi na kasi ito kanina sige, pa eh. Sige. Ako nang bahala. Ah, sige. Salamat. Sana nga pala yung ipaparakit mo. Oo nga. Dito, here. Kanina ka pa nga inihintay eh. Salamat, Patrick ha. Dumaan pa kasi ako ng presinto eh. Makikibalita sana ako kay Mang Simon, pero hindi ko na siya inabutan dun. Ito na ba lahat to? Oo, yun na. Ah, sige. Uy, hey. Ngayon ka lang? Dumaan ka sa site? Hindi, may iba akong inasgaso. Gia, may dumaan sa bahay kanina. Mga pulis. Hinahanap ka. Ha? Bakit daw? Tagat cybercrime division sila. They wanted to double check if ikaw talaga ang may-ari ng RJ&E. Well, a few weeks ago, may nahuli sila na hacker. Ang pangalan, Stephen. And kasama dun sa mga hinak niya, isang company niyo, RJ&E. Ano? Nasaan yung taong yan? Kailangan ko harapin ang walang hiyang yan. Yung nga, Gia, kanina pa kita kinukontak, hindi kita matawagan. Yan din naman ang gusto nilang gawin, yung magsampa ka ng reklamo. Pumunta ako agad sa presinto kung saan si Stephen, pero ang nadatnan ko si Tiffany. Dumadalaw. Tiffany Go? Yung best friend ni Dana? Boyfriend niya si Stephen. Pinagtanggol pa nga eh. Sabi na pag-utusan lang daw siya na i-hack yung RJ&E. Si Dana na naman? Kaya talaga rin tingin na yun. Oh, Gia! Napaaga ka ata. Mamaya pa yung meeting natin. Excited ka? Hiyang-hiya ako na nakikitira ako kaila David. Yung pala, ikaw mas kahiya-hiya. What are you talking about? Stephen Liang, hacker. Nasa kamay siya ngayon ng Cybercrime Division. Kilala mo? No. I don't know him. Sinungaling ka? Ha? Dugot pawis ko ang pinuhunan ko doon, Dana. Hindi ako nanginginang kahit na ano kay Papa para sa negosyo ko. Nagsumikap ako para sa sarili ko. Ginawa ko yun para makalayo ako sa inyo. Tapos papalisin mo, papakialaman mo? Anong klaseng puso meron ka, ha? Alam ko anong sinasabi mo. Diyan ka magaling eh! Diyan ka magaling! Sa pagtatapal mo ng kasinungalingan mo! Ngayon, naiintindihan ko na kung saan ang galing 270 million na ibinawas ni Papa sa parte mo. Na hindi niya nasabi sa akin dahil nakamatayan niya na. Tama ba? You don't have any proof. At sino bang maniniwala sa isang hacker na questionable ang character? Diyak kayong magaling. Diyak kayong magaling ng nanay mo. Ang pagtatapal na kasinungalingan. Binabawi ko na ang kasuduan natin. Kukunin ko na lahat ng para sa akin. At hindi na kayo makakaangkin ng hindi sa inyo. At siya pala, hindi na ako alis sa bahay ni David. Hahayaan kitang mabaliw, kakaisip ko ano nangyari sa amin sa loob ng iisang buko. Preneng ka. Guard! Palabasin niyo yung babae na yan. Oh my God! Hindi na kailangan ako nang lalabas. At tatandaan mo to, Dana Wu. Panapanahon lang yan. Darating din ang araw na ako mismo ang tratato sa inyo na parang basura. Manda ka. Sigurado ba kayo dyan, sir? Sir, wala na talaga ibang pumasok dito sa building na to. Noong hapon na yon, kundi si Sir Adam, Madam Lucy, si Miss Kai at Miss Dana. Maliban dun, sir. Wala na talaga eh. Alam nyo kasi, kasama dun sa mga nawawalang CCTV records yung sa main entrance. Yung sa basement parking ba, nakabukas noong hapon na yon? Oh, sir, umaga pa lang, sarado na yon. At wala rin naka-register na nakapag-park nung hapon na yun, sir. Hindi ba kayo umalis ng post ninyo kahit saglit? Hindi, sir. Baka naman nakaka-eclip kayo. Hindi rin, sir.
Sir, si Amanda. Amanda Del Mundo. Hindi niyo ba nakita sa area? Baka naman napadaan lang kahit sa labas. O kahit ano. Sir, kapag pumunta si Miss Amanda dito, sigurado kong maalala ko yun. Wala talaga, sir. Alam niyo, sir. Sana magbigyan ng hustisa si Sir Adam. Pagulo na dito sa Dragon Empire. Yung mga anak, yun. Nag-away-away. Puro na lang kasamaan, agawan ng mana. Kung may babalik sana nung panahon, ibang-iba ngayon, sir. Tulad dati. It's in the province area, though. That's fine with me. That sounds heavenly, sir. All right, that's settled then. You leave in 2 weeks. Okay, thank you, sir. Gia! 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 Are you okay? Remember, you still have a big business empire to build, right? Business partners? Business partner. Hindi na pala natin kailangan makipag brand alliance sa RJ&E. Pwede na lang natin i-pirate ang dati nating empleyado si Gia. Well, the truth is, Gia Estrella actually is the president, CEO, and owner of RJ&E. I'm proud of you now. And if you do, I'm sorry I wasn't there for the both of you. Thank you. Gia, I need you here in Singapore right now. Nothing problema tayo. Front on our security breach system natin. Yung website natin, company files, lahat na hack. Okay, last time I checked our accounts, we're in the red. Zero balance tayo. Tinayo natin. Wala na. Tapos na. Pinaghirapan ko po yun. Nagkaroon ako ng RJ&E sa Singapore na walang hinihinging tulong o abala sa kanila. Lahat ng naabot ko dahil yun sa sarili kong pagsisikap. Ayoko pong maging masamang tao. Pero sa mga ginagawa nila, si Dana, galit po talaga ako. Patawarin niyo ako, Panginoon. Gusto kong makabangon. Gusto kong mabawi ang mga ninakaw sa akin. Tulungan niyo po ako para huto sa kinabukasan ng anak ko. Kahit anong titig mo dyan, tuna yan. Tabi mo na nga yan. Baka madumihan tayong claim stub mo. Dali! Yes? Yes, mga sir. How can I help you? Magandang gabi ho, ma'am. Pasensya na ho sa abala. May mga katanungan lang ho kami para sa inyo. Okay. Sige, pasok po kayo. Tiffany, bakit mo sinabi kay David yung tukol sa RJ&E? Tingin mo wala ko protektahan? Anong klaseng kaibigan ka? Anong klase ka rin kaibigan? After ma-aresto ni Stephen, hindi mo na sinagot ang calls at messages ko. Ganyan ka naman talaga eh. Nag-uumpisa lagi ng trouble. Then kapag nagkaipitan, ikaw ang unang nagtuturo. Excuse me? Di ba marami kang pera? Ilabas mo na ang boyfriend ko sa kulungan. You did this to him. No, he did this to himself. And saka, is he my responsibility? Matagal na siyang hacker, okay? Eh bakit siya nagpahuli? Tulungan mo na lang siyang makalabas.
tutulungan ko siya, ha? Pagkatapos mo ako ilaglag talaga? Ikaw ang nauna, Dana. You went behind my back at ginamit si Stephen. At ang papa mo ang nagsuplong sa kanya sa otoridad. Damay ka rito. May ebidensya ba kayo? Wala kayong maharap na ebidensya, ha? Walang maniniwala sa inyo. Nasa akin ang mga gamit ni Stephen ngayon, even his cellphone. And if I search hard enough, sigurado akong may mahahanap ako. Wala! Wala kayong mahahanap! Wala! Halika, tuloy po kayo. Salamat po. Sige, upo. Thank you, ma'am. Miss Del Mundo, nasa anniversary party pa talaga kayo nung gabi ng krimen? Yung mga investigador kasi, tinatanong kung nasa anniversary party ka daw. Ano sagot mo? Eh, wala. Wala ka naman talaga. Hindi ka namin nakita. Itinawag ko lang para aware ka na may ganoong mga pagtatanong sila. Siyempre, cooperate na lang tayo para mahanap ang killer ni President. Of course, of course. Sabi ko naman, imposible maging suspect ka. Hello naman. Ngayon pa ba? Miss Del Mundo, uulitin ko. Umattend ho ba kayo ng anniversary party ng Dragon Empire Builders? Yes. I told you I was there. Pero saglit lang ako eh. Masama ang pakiramdam ko nung gabing yon. Ma'am, hindi ko kayo nakapirma sa list. Katulad ng sinabi ko, masama nga yung pakiramdam ko. And isa pa, medyo hindi kami magkasundo ni Adam nung gabing yon. Kaya I was really uncomfortable being there. Nasaan kayo pumunta pagkatapos nyo manggaling sa party? Here, dito lang ako sa bahay. Tawag nga sa akin si Gabe. Sabi ko sa kanya eh, hindi ko siya masagot kasi I was really feeling bad. May mga migraines ako noon. Kaya, pahinga lang ako dito. Well, here's a video of the emotional announcement. Here's the video. Ladies and gentlemen, it is with great sadness, friends and guests, it breaks my heart to inform you that our beloved President and CEO, Adam Wong, has just passed away. Mr. Del Mundo, maaari ko pang hiramin ang telepono ninyo. Video na ipinakita niyo sa akin nung nakaraan. Video yun na pinadala sa akin ni Dom, yung EA ni Dana. Na nirequest niyo na ipadala sa inyo. Of course not. Actually, she sent that to me para sabihin that Adam Wong passed away. Saan naman nanggaling yung bintang na yan? Kay Dom mismo. Kay Dom? Mali-mali naman pala siya eh. Hayaan mo, tatawagan ko siya at kakausapin. And it's really getting late now. Baka naman gusto niyo nang umuwi. Ito na lang ho. Pagkatapos tapos na ho kami. Wait, ano to? Bakit to biglaan? Excuse me? Trabaho lang po, ma'am. Kung wala naman kayong tinatago, wala naman kayong dapat ikakalala. Excuse me.
Ayan. Nasagi lang yung kanina. Anyway, I think it's getting late and dapat umalis na kayo. Baka pwedeng bukas na to. Sayang hong panahon, ma'am. Kailangan ho ng hustisa sa nangyari kay Mr. Wong.